Live-in partner ng lalaking dinukot sa Batangas at natagpo ang patay sa Quezon, nananawagan ng hustisya. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Nasa Maynila na ang mga labi ng 25 anyos na si Eugene Del Rosario, ang lalaking dinukot at natagpo ang patay sa Sariaya, Quezon kahapon. Dinukot si Del Rosario nang hindi pa nakikilalang salarin sa barangay Mahabang Ludlod, Taal, Batangas, Martes ng gabi. Sa panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog kay Jane Cabello, kinakasama ng biktima, sinabi nitong sosorpresahin sana siya nito noong araw na yon, pero masamang balita ang bumungad sa kanya. After mangyari yon, may mga citizen po doon na siguro nakakita po, aktual na nakakita, may mga post po sila na mag-ingat po tayo, may dukutan na nangyari, isang lalaki dinukot sa ano, ganyan. Hindi po pumasok sa isip ko na si Eugene yon. Hanggang sa dumating ang madaling araw, alas dos, wala pa rin siya. Parang naano na ako, kinabahan ako kasi may isa pang post doon na parang ang describe niya yung suot ni Eugene. Hindi maipaliwanag ni Jane ang nararamdaman, lalo't para sa kanya, hindi makatarungan ang ginawa sa kinakasama. Nakatali ng duct tape ang ulo nito, nakagapos ang mga kamay at may tama pa ng bala ng baril sa ulo at likuran. Hindi ko alam kung tao ba yung gumawa. Hindi ko alam paano nila nagagawa yun. Ewan lang, parang blank pa yung punta ko, iniisip ko na lang. Andun siya sa Manila. Naiintay lang niya kami umuwi. Hindi ko naiisip na wala na siya. May naulilang isang taong gulang na batang babae si Eugene. Doble pasakit pa raw sa kanila. Ang sinabi ng mga otoridad na sangkot umano ang kinakasama sa bukas kotse gang. Sa akin, sabihin na natin kung sakali man na involved siya sa ganon. Ano ba yun? Tama ba yung ginawa nila? Kung sino man sila? Pwede nila, kung involved si Eugene doon, pwede nilang ikulong. Bakit kailangan nilang pahirapan, patayin? Hustisya ang hiling nito sa nangyari sa kinakasama. Hindi ba sila nakokonsensya na ginawa nila? Hindi sila naawa sa amin, sa anak ko. Pinagkaitan agad nila ng ama. Sobrang bata pa. Hindi na nagpa-interview ang hepe ng Taal Police, pero nauna nang sinabi ng Regional Director ng PNP Calabarzon na aalamin nila kung kasamahan ng biktima ang dumukot at pumatay sa kanya. Pursue the case. Identify the abductors. I suppose yung abductors niyan is mga cohorts niya rin. Dahil naman sa nangyari, mas mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa bayan ng Taal. Hindi rin tayo papayag nga, sabi ko sa iyo, walang extrajudicial killings dito sa Taal. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.